Alright, alright. Another tutorials po tayo. Marami pong nagko-comment sa ating stream at na may mga comment na rin doon sa ating dito sa YouTube channel natin sa mga videos. Tungkol po ito sa UI. Na paano ko papalitan yung UI, saan ko kinukuha yung mga UI ko. So mostly, lahat ng mga UI na ginagawa ko is para lamang sa specific server. Tulad dito sa Kabal Elements. So ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng logo. Okay, may logo yan sa inventory. So ngayon, itong video na to para naman sa pangkalahatan. So ibig sabihin, lahat ng private server, applicable ito. Kasama na po dyan yung cursor. Kikita nyo itong gumagalaw, yung arrow ko. Yung hindi nyo gusto yung built-in or standard na cursor ng Kabal, pwede nyo na rin palitan yan. Okay. So may link po dyan sa description kung saan nyo madadownload lahat-lahat ng UI na meron ako maliban sa mga ginawa kong UI para sa mga server na nalaro namin. Okay? So download nyo lang po yan. Exit muna natin to, ano? So download nyo lang po yan. Ito po yan. Okay? So after nyo itong madownload, ito yung kalalabasan niya. Okay? Ito yan. Extract nyo lang po yan. After nyo yan ma-extract, kalalabasan yan is ito. Okay, ito yung cursor. So, ngayon kung hindi nyo gusto yung cursor nyo, right-click nyo lang yan, extract nyo rin. Okay. So, ito na siya. Okay. May instructions po ako dyan. Pero kung tatatapusin nyo itong tutorials video natin, hindi nyo na kailangan basahin yan. Okay? So, balik muna tayo sa UI. So, napunta tayo sa folder ng Kabal na nilalaro natin. Okay, on my case, Kabal Elements, of course. So, pinakamadaling paraan, hanapin nyo yung shortcut nyo sa desktop. Right-click nyo, Properties, Open File Location. Dadaling kayo kaagad yan sa folder ng Kabal nyo. Ngayon, may isa pa. Right-click nyo yan. Kung may option kayo nito, Shortcut, Open File Location. Okay din yan. Alright? So, nandito na kayo sa folder ng Kabal ninyo, hanapin nyo tong data. Okay? Hanapin yung UI at hanapin nyo tong Theme 1. Ngayon, unang-unang gagawin nyo at isa sa pinaka-importanting gagawin nyo is mag-backup nito just in case magkamali kayo ng download, corrupted yung download nyo, or magkamali kayo ng pag-paste. Okay? So, kopyahin natin yan. And my case, nakakopya na ako. So, nandito po yung backup ko. As you guys can see, kahit na magpalit-palit ako ng UI, alam ko gagawin ko, nagbabackup pa rin ako just in case. Okay? So, once naka-backup na kayo, balik kayo dun sa folder ng Kabal UI. So, pili lang kayo dyan. Yung ibang UI dyan, may kasama ng cursor. Pero kung hindi nyo rin type, pwede nyo rin ito ipalitan ng ganito. Okay, so ang isa sa pinaka-recommended to dito, di masakit sa mata, smooth lang ang tama, itong shiny black. Okay, so open natin yan, open natin yung Theme 1, kopyahin natin lahat ito. Balik tayo dun sa folder ni Kabal, ito yung Theme 1 ng Kabal ko. Okay, buksan nyo yan, paste nyo po dito, replace the files in the destination. Okay, tapos do this for all current items. Continue. Check nyo yan, tsaka continue. So, napalitan na yung UI. Okay? Ngayon, cursor naman. So, punta natin yung folder ni cursor na na-extract natin mula dito. Tapos, kopyahin nyo lang to lahat. Maliban sa Redmi Tokmol. Instruction lang yan. Okay? So, kopyahin nyo yan. Balik kayo ulit dun sa folder ni Kabal nyo. Back nyo to ng isa. Back nyo ulit. Para hindi kayo mali ito. Back nyo all the way. Ito yung folder na Kabal nyo. Data. UI. Hindi nyo na kailangan buksan yung Theme 1. Dito lang sa UI. Paste nyo yan dito. Okay. Replace the files in the destination. Likewise. Okay. Do this for all current items. Okay. Goods na po yan. Okay, goods na yan. Pwede na kayong maglaro. Mapapalitan na yung UI nyo. So, ngayon, marami pong pagpipilian dyan just in case na
Ayaw nyo yung shiny black, gusto nyo shinobi naman, gusto nyo yung green, golden. Kayo na pong bahala mamili dyan. Okay? So, ang mga UI na to, kinolekta ko rin to sa iba't ibang YouTube videos. Hindi ko po pagmamayari yan. Hindi po ako yung gumawa niyan. Kinolekta ko lang po yan. At pinagsama-sama si isang folder. Okay, so I hope nagustuhan nyo yung video na to. Paki-like naman kung nagustuhan nyo. At pa-subscribe na rin kung trip nyo rin. Okay, so thank you. Mag-comment lang po kayo kung ano pa po yung mga tutorials na gusto nyo i-upload natin. Once again, ang UI na to is applicable sa lahat ng private server. Walang specific server. Okay, lahat po na private server, pwede nyo po itong i-apply. Okay, so thank you. Adios amigos. Hasta la vista. Bye bye.